Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw at welcome back to my YouTube channel, mga kaganapan, sa Abot, Kamay na Pangarap. Ayan nga, makikita natin dito na galit si Diyosa kay Zoe dahil pinagbibintangan niya na si Zoe ang dahilan ng pagkamatay ng asawa niya. Dahil nga naman may galit si Zoe sa kanya. Dahil nung una, sinabunutan niya si Zoe at sinigawan niya rin ito nung minsang mag-aampon siya ng bata. Sabi ni Zoe, isa raw siyang doktor at hindi daw siya mamamatay tao. Gawain niya raw ang magligtas ng buhay. At hindi naman naniniwala itong si Diyosa. At sabi naman ni Zoe, kung hindi naman daw siya naniniwala, pwede naman daw siya mag-file ng complaint at hindi daw niya urungan si Diyosa. At ayan, humingi siya ng sorry pero ginawa naman daw niya lahat ng kaya niyang gawin. Pero hanggang doon na lang daw talaga yung kinaya at paalis na siya. At sinabunutan siya bigla ni Diyosa. Yun, nagtalo na sila at sinabunutan ni Diyosa itong si Zoe. Maya-maya dumating pa si Giselle at inawat sila. At ayun nga, sabi ni Giselle na huwag daw isipin o akusahan ng mga doktor niya dito sa ospital dahil wala daw may kagustuhan ng mga nangyari at malala daw talaga ang naging tama ni Cromwell. Pinakiusapan sila ni Giselle na mag-awat na at mag-usap na lang sila ng maayos. Sa kabilang banda, si Annalyn ay umiiyak at maya-maya dumating din si Tatay Michael niya. Yun nga, si Tatay Michael kasi nakita niya si Cromwell. Kasi para nagparamdam si Cromwell sa kanya. Sabi ni Annalyn, malaki raw yung kasalanan niya. Pero sabi ni Michael, hindi naman daw. Wala daw sinisisi si Cromwell sa mga nangyari. At sa kabilang banda, ito nga, dumating na si Lynette at nakita rin siya at kinomfort siya. Ayun, magkakausap si Lynette, Chang Susan at si Michael at pinag-uusapan nila yung mga nangyari kay Cromwell at dumating nga itong si Diyosa. Si Diyosa parang nagsiselos dito kay Michael kasi sabi niya siya yung namatayan, bakit daw iba yung dinadamayan niya. At humihingi ng sorry itong si Michael at wala naman daw kasalanan si Michael ba't siya hihingi ng sorry. Tapos tinanong niya itong si Lynette kung nasaan daw ba si Annalyn. At ang sabi nito ni Lynette ay may inaasikaso raw na pasyente. So dahil nga kasi sabi ni Zoe na umatras daw nga itong si Annalyn sa pag-oopera kay Cromwell. Parang nagsiselos itong si Diyosa, bakit daw yung ibang pasyente inaasikaso si Annalyn. Ang swerte naman daw ng pasyenteng yon at inaasikaso siya ni Doc Annalyn Santos. So paalis na itong si Diyosa, nagpaalam na siya. Sabi naman ni Lynette ay tutulungan siya sa pag-aasikaso ng burol. Ayaw ni Diyosa at tinanong siya ni Lynette kung galit ba raw siya. So parang umakita naman yung dugo ni Diyosa sa ulo niya. At ang sabi ni Diyosa, magagalit ba raw siya kung sana ay hindi muna sila nagkita ni Cromwell or hindi pinuntahan ni Cromwell itong si Lynette. Sana siya muna yung inuna para makipag-date. Kung hindi raw kasi nakipagkita si Cromwell kay Lynette ay hindi naman yun mangyayari. So yung dalawa, todo paliwanag si Michael at si Chang Susan na wala namang kasalanan si Lynette. So ito naman si Diyosa, ang sabi niya, di bali nang sabihan siya na selfish pero yun daw yung dahilan niya. Siya daw yung nawalan dito kaya siya naman daw yung intindihin nila. So ayun, umalis na siya. At sa kabilang banda, kinausap ni Giselle itong si Zoe. Bakit daw sinabi pa kay Diyosa na hindi raw kinaya ni Annalyn ang pag-oopera. Ang sabi lang ni Zoe kay Giselle, totoo naman raw na naduwag si Annalyn. At sinabi niya rito na akala pa naman niya na genius itong si Annalyn at sasantabi niya yung feelings niya kaysa dun sa trabaho niya pero hindi naman raw pala. So sabi ni Giselle, ikaw kaya ang lumagay sa kalagayan ni Annalyn, kaya mo ba mag-opera ng tatay mo or to think na si Moira ang nandoon sa OR? Magagawa raw ba niya? Ang sagot ni Zoe ay oo. Pero nahalata ni Giselle na nag-aalangan naman tong si Zoe at nagsisinungaling, so hindi siya naniniwala na kakayanin ni Zoe. Pinagalitan din ni Giselle itong si Zoe dahil nalaman niya na pinagpustahan nga itong si Cromwell. Pero ang sabi ni Zoe, hindi naman daw si Cromwell ang pinagpupustahan nila, kundi yung kakayanan ni Annalyn kung mag-oopera ba siya o hindi. At nagalit nga ulit itong si Giselle kasi ginawa pa raw kasino ang kanilang ospital. At sinabihan niya si Zoe na huwag na raw niyang uulitin yon. At ayun, humingi ng sorry itong si Zoe. Sa kabilang banda, ito na nga sa bahay ni Diyosa, ibinurol nga si Cromwell at kinausap siya ni Chang Susan. Sabi ni Chang Susan, alam niya daw ang pakiramdam na mawala ng asawa. Ganun din daw siya noon. Nagsisisi nga raw siya kasi
dinamay niya sa galit niya si Lynette at si Annaline. At ayun nga, sinasabi nga ni Chang Susan dito na wala naman daw kasalanan si Lynette, hindi daw kagustuhan ni Lynette ang mga pangyayari. Itong sabi naman ni Diyosa, siya rin daw nag-iisa lang. Sabi lang ni Chang Susan ay hindi naman daw siya nag-iisa, nandito raw siya, si Michael, si Annaline at si Lynette. Nag-iba na naman ang itsura ni Diyosa. At ayun nga, sabi niya, kung hindi daw kasi dahil kay Lynette, hindi daw mawawala si Cromwell. Ang sabi naman ni Chang Susan, hindi rin naman daw makikilala niya si Cromwell kung hindi dahil kay Lynette. At yan yung mga pangyayari, no? Dito sa teaser makikita natin, no, kung dadalaw ba itong si Zoe sa burol. Ang sabi lang ni Zoe, eh siya ngayon pinagbibintangan at sinisisi sa pagkawala ni Cromwell. Bakit pa raw siya pupunta doon? At ito nga nakita na ni Lynette yung suspect dun sa pangyayari sa convenience store. At nakita rin yun ni Annaline. At maya-maya habang naglalakad si Annaline, nakasabay niya itong lalaking suspect na to. At kitang-kita niya ang mukha ng lalaking yun. So yun yung mga pakakaabangan natin sa mga susunod na kabanata dito sa Abot Kamay na Pangarap. Pakaabangan po natin. At kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. And please hit the notification bell para sa mga bago nating uploads. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!